na raw. So parang ang inisip na ng babae is ayokong magsilbi sa asawa ko lalaki. So pero wala naman 'yan sa ano sa ano natin sa wife panel. Di sabi George, si sabi ni Pastor Parate. Pero doon pa lang as na nakita na natin na sa pagsisilbi sa isang tao, mayroong requirement. Yan. Sa pagsisilbi sa isang tao, may requirement. Kaya ang topic natin po sa gabing ito is a heart of a servant. So bago tayo po dumako sa buong context ng ating pong pag-aaralan, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo. Napakadakila mo. Hindi ka nagbabago noon, ngayon, nagpapakailanman. Salamat po sa pagkakataon na ito na muli po namin mapakinggan ang iyong salita. Na siya magbibigay sa amin ng direction, na siya magbibigay sa amin ng liwanag sa aming pong buhay. Bago po namin po pakinggan ang buong salita nyo, kung mayroon man kaming nasabi na mali, nagawang mali, sinadyaman o hindi, Panginoon, kasalanan sa inyong harapan, patawarin niyo po kami. Patuloy kami nagpapakumbaba at linisin mo ang aming puso upang sa ganun, mayroon po kaming pusong may pagpapakumbaba upang sa ganun, matanggap namin ang iyong salita at ito'y maitanim sa aming pong buhay. Lord, patuloy ka manguna sa amin, manguna ka sa akin, at Holy Spirit, apart from you, I can do nothing. Let your wisdom and knowledge, fresh revelation, ang patuloy na dumabas sa aking bigbig. At pagpalain niyo po ang gabing ito, pagpalain niyo po ang bawat pakikinig. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, merong quote nga dito, to be a consistent servant of God, you should have a heart of a servant. So, basahin po natin to. There's a short clip for this chapter. John 13. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper. He laid aside his outer garments and, taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, do you wash my feet? Jesus answered him, what I am doing you do not understand now, but afterward you will understand. Peter said to him, you shall never wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no share with me. Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus said to him, the one who is bathed does not need to wash except for his feet, but is completely clean, and you are clean, but not every one of you. For he knew who was to betray him. That was why he said, not all of you are clean. When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master,
nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. Amen. Praise God. So makita natin, grabe yung binigay na example ng ating Panginoong Jesus. Nakita naman natin dito kung paano hinalimbawa ni Jesus kung ano ang katangian ng isang lingkod na may pusong magsilbi. Sabihin nga dyan, pusong magsilbi. Kung babalikan natin yung Book of Luke, chapter 22, 24 until 30, dito ang Panginoong Jesus in-explain ng Panginoong Jesus sa mga disciples kung ano yung greatness sa kaharian ng Diyos. Kasi dito, sa chapter na ito, yung mga disciples nagtatalo. Nagtatalo sila, parang nagpapayabang ba? Na, sabi ni Love, ni John, akong John the Love, mahal ako ng Panginoong Jesus. Sabi naman ni Peter, wala ka, ako, nakalakad ako sa sa tubig. Sabi naman ni John, lumubog ka nga eh. So, talagang nagbabangayan sa kanila. Diba? Doon talagang sinabang greatness. Pero ang sabi doon ng Panginoong Jesus sa verse 26, sabi niya doon, "But this is not the way it is with you. Rather, the greatest one among you must be like the youngest, and the leader must be like a servant." So, being greatness in the kingdom of God, it's not about the achievements, but being a servant of God. Ang katanyagan sa kaharian ng Diyos ay hindi yung mayroong na-achieve ka o may title ka sa simbahan. Bagkus, handa kang magsilbi sa kapwa mo upang mapakita na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay buhay at nagbabago ng buhay. The greatest is the one who serve. Amen? Sabi nga doon sa kante na aking pong minimeditate is, "My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ lives in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, a heart ever true. Clinging to the cross, I will follow you." Sabihin mo nga dyan, "I will follow you, Jesus Christ." Amen? We need to have this heart of a servant in order for us to be commitment and to be consistent. Sabi nga sa Matthew chapter 22, verse 37, Mark chapter 12, verse 30 to 31, Luke chapter 10, verse 27, these three gospels prove that we need to have this in our life to be a servant of God. "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second, like it, is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." Grabe, no? Sa lahat ng commandment na natanggap natin sa Old Testament, minix up po ito ni Jesus Christ. At ito po yung ating pong buhay na ngayon bilang sang lingkod niya. Ang pagsisilbi ay hindi dahil ito'y sinabi, bagkos sa kaharian ng Diyos, ikaw ay kabahagi. Ulitin ko po, ang pagsisilbi ay hindi dahil ito'y sinabi, bagkos sa kaharian ng Diyos, ikaw ay kabahagi. Kapatid, ikay kabahagi na maglingkod at magpalago ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. In the kingdom of God, serving is not about someone told you to do it, but it is your commitment. Amen? Ano sabi sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20? "Therefore, go and make disciples of all nations." In verse 20, "and teaching them to obey everything." Grabe, no? So, being a servant of God, we need to disciple, we need to teach. And alam ko, mga kapatid, dumating sa time na, syempre, tayo po nagsisilbi sa Panginoon, na-feed mo na sila physically, na-feed mo na sila spiritually, hinatid mo na sila, pero bandang dulo, iiwan ka pa rin. Ouch! Hugot pa more. Pero mga kapatid, tuloy pa rin, kapatid. Kasi yung pagsisilbi natin, hindi ito nakabase kung magpapatuloy sila. Bagkos, ito'y nakabase sa pinagsisilbihan mo at yun si Jesucristo. Amen? Ang pagsisilbi sa kaharian ng Diyos, kailangan mo ng banal na Espiritu.
Bago nagsilbi ang mga disciples in the book of Acts, sabi ng Panginoon sa Panginoong Jesus sa kanila, pumunta kayo doon sa Jerusalem. Wait nyo ang banal na Espiritu na kaloob ng Ama. So, nung na-receive nila yung banal na Espiritu, they have been given the boldness. They have given the fruit of the Holy Spirit. What is the fruit of the Holy Spirit? The love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Full pack. The Holy Spirit. The Holy Spirit will mold us to have a heart of a servant, to be committed and consistent in the ministry of God. If you have the Holy Spirit, you can walk to a right heart. When you are serving with a right heart, no one needs to know what you are doing. It's not about you to have a recognition when you're serving God, but it is about Christ lives in you. Amen? Minsan kasi po, nangyayari ngayon, ang tao is magsiselfie sila. Oo, naka-help ako ngayon ng panibagong ganito, good Samaritan ako. Well, that's not the Bible teach us. The Bible teach us na kung ano man ang ginagawa ng kabutihan ng iyong kaliwang kamay, is huwag malalaman ng iyong kanang kamay. Because our reward is not from the people. Our reward is from God. Amen? Serving is not what I do. Serving is who I am. Sabihin nyo nga dyan, serving is not what I do. Serving is who I am. Ikaw yan. Dinesign tayo upang maging servant ng God and servant ng tao. So, ano ba ang mga points para maintindihan natin ang heart of a servant? So, first point po, heart of a servant is not about your position, but is your devotion. Amen? Sabi, basahin natin doon sa verse 3 and 4. Sabi niya doon, Jesus, knowing that the Father had given all things into His hand, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper, kasi andun sila sa table, he laid aside his outer garment, taking a towel, tied it around his waist. Grabe, no? Devotion is not only Bible reading, but it's also about your devotion to God, and be a doer. Handa kang magsilbi kahit hindi nakikita ng tao o ng leaders mo. Handa kang magsilbi nang hindi naghihintay ng reward dahil alam mo ang Diyos ang magagantipala sa iyo. Ang pagsisilbi sa karya ng Diyos, handa mong isantabi ang profession mo. Ayan. Kasi minsan, nangyayari, nagiging hindrance yung profession natin pag magsisilbi tayo. Ay, bakit ko gagawin yan? Katulad nung asawa, siguro ang isip niya, bakit ko gagawin yun? Alagahan ko yun, ganyan. HR ako sa mataas ng sahod ko. Ganito, ganyan. Ganun din sa pagsisilbi natin sa simbahan. Minsan, nagiging hadlang yan. Ginagamit ng kaaway yan para hindi ka magsilbi sa Panginoon. Engineer ako, bakit ko gagawin yung pag-aayos ng upuan? Engineer ako, bakit ko gagawin to? Mataas ang sahod ko, bakit ko gagawin yan? Diba? Bakit ko iahatid sundo ang mga ito? Tapos pag hinatid mo pa, ibabagsak pa yung pituan. Hugot pa more. joke na. Peace lang tayo. So, bilang lingkod ng Diyos, diba, it's not about our position. It's our devotion for God. Diba? Yan na. Papasok na dyan yung attitude problem. So, if Jesus is our Lord, Savior, and King, do the lowest service in that time. Therefore, us must be having the same. Diba? Yun yung pinaka-lowest na service that time. But ginawa ng Panginoong Jesus upang sa ganun, malaman natin kung ano yung puso niya upang magsilbi. Sabi nga niya sa kanyang salita, I came here not to serve, but to serve others. Diba? Grabe ang mga word ng Panginoong Jesus. Second point, heart of a servant is not about choosing who you need to serve, but a willingness to serve all people. Yan. Hindi dapat yung pagsisilbi natin sa Panginoon, hindi tayo namimili. Di ba? Tayo nga, di ba, pinili ng Diyos kahit hindi ka pili-pili. Di ba? Amen. Sabi niya dun sa verse 5,
Sabi niya doon, "Then he poured water into basin and he began to wash the disciples." So lahat yun. Maski si Judas na itbetray siya, hinugasan niya yung paa. To wash the disciples' feet and to wipe them with towel that was wrapped around him. No, grabe no? Yung heart ng Panginoong Jesus nagbibigay sa atin ng ano. Minsan, Kristiyano, nangyayari is namimili ng kanyang kakaibiganin, namimili yung kakasamahin lang sa church. Mali yun, kapatid. Dapat magmula sa araw na ito, everyone na nakikita mo sa church o saan man, you are ready to serve them. You are ready to share the love of Christ to them. Amen? At point three ng heart of a servant, it's not about what you thought, but it is Christ's thoughts. Ayan. Sabi nga sa verse 8, basahin natin ulit. Verse 8, "And Peter said to him, 'You shall never wash my feet.' Jesus answered him, 'If I do not wash you, you have no share with me.'" So makita natin dito, no, na yung thought ni Peter, hindi, "Lord, ito yung dapat kong gawin." Pero iba ang thought ng Panginoong Jesus. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 8 to 9, "God has higher thoughts and ways." Yung pagsisilbi natin, dapat hindi tayo nakabase sa ramdam lang natin, feeling lang natin, thought natin. Kasi minsan, nalilimitahan tayo magsilbi dahil sa isip natin. Katulad na lang ng pag-share ng gospel. Instead na mawin mo na yung tao, ang inisip mo, "Lord, hindi pa ngayon, hindi pa time, hindi pa right timing." Ikinakausap ka na ng Lord, kausapin mo na yan, iwin mo na yan. Unfortunately, yung tao na disgrasya namatay. So, mga kapatid, huwag natin sayangin ang opportunity to serve others in sharing the word of Christ, sharing the love of Christ, and serving in the ministry. Because time is gold. Sabi nga sa Psalms 90:12, "Teach us to count our days." And number four, it is not about outward cleanliness, but it is your inward cleanliness. So again, heart of a servant is not about outward cleanliness, but it is your inward cleanliness. So anong sabi niya dun sa verse 9 and 10? Na sabi niya, "Simon Peter said to him, 'Lord, not my feet, but also all my hands and head.' Jesus said to him, 'The one who has bath does not need to wash, except for his feet, but is completely clean, and you are clean, but not every one of you. So, dito makita natin na sabi ni Peter, "Lord, wag lang yung pako. Paliguan mo na ako." Parang ganun ba gusto niya? Ano? Kasi gusto kong maging malinis, di ba? Pero sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, yung kanyang paa, ang importante. Ano bang represent ng feet sa salita ng Diyos? Sa Psalms 119:105, sabi doon, "Lamp to our feet." Ilaw sa ating pong ano, yung salita ng Diyos, ilaw sa ating pong paa. Isaiah 52 verse 7, sabi doon, "How beautiful on the mountains are the feet to those who bring the good news." Oh, grabe. It's about the word of God. And Romans chapter 10 verse 14 to 15, Apostle Paul approved that how beautiful the mountains are the feet of those who bring the good news. And Luke chapter 10 verse 39 to 40, Mary sat on the feet of Christ and listened to his words. So ano ba yung feet? We need the word of God, being a heart of a servant. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi si Jesus ang salita na nagkatawang tao. John chapter 1 verse 14, "The word become flesh." And 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, "All scripture is God-breath. It is for use for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness." So we need the word of God so that you will be molded according to His will and purpose. Be a listener and a doer of the word. Yun nga yung napag-aralan natin nung Saturday, di ba?
not only a listener, but also a doer. Sabi nga doon sa James chapter 2, verse 14-26, di ba? Faith without action is dead. Yung context na ito, it's about helping others. Na sabi mo, may lumapit sa iyo na isang kapatiran, kapatid, talagang nangangailangan ako, ganitong ganyan. E nauusap ang Lord sa iyo, anak, bigyan mo siya, kailangan niya ng ano. Sabi mo, kapatid, sige, manalangin tayo. Doon pumapasok yung faith without works is dead. Kasi kinakausap ka na ng Lord na tumulong ka, pero ina-reject mo pa rin. So mga kapatid, we need to have this word of God in our life in order for us to have a heart of a servant. And the last point po dito sa ating pong topic ngayon, it's about being good example and submissive heart. Yon, praise God. Sabi dun sa verse 13 to 17, last verses po, you call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Verse 14, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, ito yung pinaka-grabe. If you know these things, blessed are you if you do them. Wow. Praise God sa salita ng Panginoong Jesus. Binigyan tayo ng example at binigyan din tayo ng promise. Amen? To be a heart of a servant, there is a commitment, there is a promise. No? If you know these things, blessed are you if you do them. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Pero ang Diyos, ipagmamalaki niya tayo sa pagharap natin sa Kanya kung patuloy tayong lumakad sa Kanyang kalooban. Ano sabi niya sa Kanyang salita? Doon sa lingkod na ginawa niya yung tama, yung nilakaran niya yung salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Well done, my good, faithful servant. Grabe, no? And dalangin ko sa bawat isa sa atin na matanggap natin yung salita na yun nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Kaya, i-keep natin itong mga inaral natin sa gabing ito. To be committed, and to be consistent, we need a heart of a servant. And in conclusion, servanthood does not nullify leadership. It defines it. Jesus does not cease to be a Lion of Judah when He becomes the lamb-like servant of the church. Grabe, no? Hindi nawala yung pagka-Lion of Judah ng ating Panginoong Jesus nang siya ay inalay bilang isang lamb para sa church. That's the heart of a servant. And sabi sa Ezekiel 36:26, NLT version, I will give you a new heart. I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender and responsive heart. Bilang mananampalataya, mga kapatid, nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, binigyan niya tayo ng panibagong puso. Yung panibagong puso na yan yung tender, responsive heart na handa mong maglingkod sa isang tao na kahit ang hirap, yung feeling mo, hindi naman siya deserve. But kapatid, hindi natin deserve ang salvation. But God give it to us because He loves us. A heart of a servant centralize everything. It's about love. Love of Christ in our life. So kapatid, kung ikaw man ay hindi ka pa nakakatanggap sa Panginoong Jesus at gusto mo na magkaroon ng puso, panibagong puso, at yung puso na to ay handang magsilbi hanggang sa dulo, kapatid, ito na yung time mo. Kung nangangailangan ka ng pag-ibig, kasagutan sa lahat ng problema mo, si Jesus ang kailangan mo. Kaya kapatid, sundan mo ang panalangin ito. Ito ang tinatawag naming prayer acceptance. Kaya tayo manalangin, sundan mo. Dear God, thank you. Because today, I heard the good news
about your Son, Jesus Christ. I acknowledge that I am a sinner and I need a Savior. Dear Jesus, today I accept you as my Lord and Savior. I repent on my sins and asking for your forgiveness from my unrighteousness. Dear Holy Spirit, come and fill me. Make me the person as you want me to be, and give me a new heart. Help me to walk in the will of God and to start a brand new life. In Jesus' name I pray. Amen. Kapatid, kung ginawa mo yung panalangin na yon, andito po ang Waipan Church to help you para sa iyong walk as a Christian. So, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na namin na pag-aralan. Salamat, Panginoong Jesus, that you give us a good example. A heart of a servant na wala pong kinikilingan, na wala pong hinahangad, kundi magsilbi lamang po sa tao. Salamat sa iyong buhay, Panginoong Jesus, na iyong inalay, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo. Para sa kaligtasan namin, para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, para magkaroon kami ng panibagong puso. At ang puso na to ay isang pusong magsilbi hanggang sa dulo. Sabi mo nga sa salita, ang nananatili sa dulo ay siyang maliligtas. Maraming salamat po sa gabing ito. It is all about you, Jesus Christ. It's all about your love, your goodness, everything, Lord God. Thank you, Lord, for this day. And Lord, sineselyuhan namin ang iyong banal dugo, ang mga salitang napakinggan namin. Ito po'y tatanim sa aming puso. Ito po'y lalago at makikita mo sa aming pong buhay, Panginoon. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God, mga kapatid. God bless us all. And see you po this coming Saturday.